Posibleng araw na bumalik itong dating gwardiya ng team ng Los Angeles Lakers sa kanila. Pero bago natin isiwalat yan, balita muna tayo sa Warriors dahil binalak daw nila na i-trade itong si Jonathan Kuminga. Balita sa atin ni Jake Fisher ng Warriors daw pati na rin Pacers nagkaroon ng serious conversation about nga dito sa pag-trade kay Kuminga na nakapackage nga daw yung 7th pick. And obviously naman mga idol, hindi ito natuloy dahil wala naman tayong nabalitaan na tinrade itong si Kuminga. Pero I think malinaw na malinaw sa balitang ito, sa rumor na ito, sa ginawa daw ng Warriors na win now mode sila. Itong kanilang bagong GM na si Mike Dunleavy Jr. ay ibang approach ng ginagawa kumpara nga kay Bob Myers. Diba't gusto ni Bob Myers na habang sila nananalo ng championship ay may dinidevelop nga sila na young player. Pero ang problema lang doon mga idol, last season ay kitang-kita natin na hindi nga yun gagana. Kaya itong si Mike Dunleavy Jr. mga idol, balak na yata i-trade ang lahat ng young player ng Warriors para nga sa mga role players na makakatulong na nga sa Warriors ngayon para manalo ng championship at kanilang ang ma-maximize itong core nila na si Stephen Curry, Klay Thompson and Draymond. Mukhang ang sa mga latest balita at latest trade na kanilang ginagawa ay siniset aside muna nila ang kanilang future at ang kanilang iniisip ngayon ay manalo na ngayon ng championship. So, let's see mga idol kung ano pang move ang gagawin ni Mike Dunleavy para nga mabigyan itong sila Steph, Klay and Draymond ng enough na tulong para manalo muli ng championship. At ngayon nga isisiwalat na natin ang posibleng nga daw na gwardiya dati ng Lakers na babalik. And well, yan mga idol, walang iba kung hindi ang fan favorite dati na si Alex Caruso. Matapos kasi na ibalita netong ang Chicago Bulls reporter na gusto nga daw ng Bulls itong si Mo Bamba at gusto ni Mo Bamba na pumunta at maglaro sa Bulls, ay nagumpisa na ang mga trade rumors at nauna nga mga idol, walang iba kundi si Alex Caruso. At ang isa sa mga possible trade packages nga daw dyan ay makukuha nga ng Lakers itong si Caruso, pero kailangan nilang ibigay si Bamba at tatlong second round pick. And while I think dapat gawin ito ng Lakers kung sakaling mabigyan nga sila ng pagkakataon na ganito lang ang maging kapalit ni Caruso. At dahil yan mga idol, parang ibe-break up na nga, parang magre-rebuild mode na muli ang team ng Chicago Bulls matapos na naman ng kanilang disappointing season last year. Balita nga rin na binalak nga daw ng Bulls na i-trade itong si LaVine mga idol. Nagkaroon na nga daw sila ng exploratory trade talks patungkol kay LaVine. So parang gusto na talagang mag-rebuild na itong ang team ng Bulls at parang makaka-take advantage dyan ang Lakers sa pamagitan nga ng pagkuha ng kanilang ang dating player na si Alex Caruso. Pero ang problema dyan mga idol, sinabi na nga ng Bulls nung nakaraan, nung nadawit nga sa trade rumors ang pangalan ni Caruso na kung gusto nga daw makuha sa kanila itong si AC ay kinakailangan nga daw ng first round pick ang kapalit. And well mga idol, yan din ang tanong, ang problema sa team ng Lakers, willing ba sila na magbigay ng first round pick dito nga sa team ng Bulls kapalit ni Alex Caruso? Pero mga idol, kung kayo nga ang tatanungin, gusto nyo bang makita itong si AC muli sa team ng LA Lakers? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.